Bakit, sir, kailangan po ng pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas? Okay. Sir Top 1, magandang tanong po yan dahil marami pong hindi pa nakakaalam masyado kung bakit nga kailangan. Kaya ipapaliwanag ko po. Unang-una, yung pagkagawa kasi nung 1987 Constitution, I hate to say it po, eh medyo minadali po. No, noong 1986 po yun, inatasan po ni President Corazon si Aquino ang 49 members ng tinatawag nating Constitutional Commission, mga handpicked na mga tao yan. At inatasan niya sila na in 4 months dapat magkaroon kayo ng bagong saligang batas. At marami dun sa mga taong yon ay hindi masyadong eksperto sa economics at mismo sa political science. Marami sa kanila ay may, siguro may hinanakit lang sa kapakanan ng mga magagawa o ganyan, pero wala po silang expertise doon sa mga, yung paano gumagana ang sistema ng mga politiko, sistema politika, sistema ekonomika, ganyan. Ang nangyari po, dahil sa pagmamadali nila, yung saligang batas na ginawa nila ay may maraming factory defect. So pag sinabi nating factory defect, eh talagang medyo may problema po from the very beginning. So may ibang tao kasi paminsan sinasabi nila na okay naman siya pero ngayon hindi na nga lang siya angkop ngayon. Ang sinasabi po natin ay from the very beginning po, yung 1987 Constitution, marami po talagang pagkakamali. Yes, sir. Na nung time na yun, hindi po natin alam. Nung time na yun, hindi lang natin alam na mali pala yun. Thank you, sir. Susugan ko lang po yung sinasabi niyo pong factory defect. Considering na ang alam po natin ngayon, nating mga Pilipino, na ang pagnanais po na magkaroon ng pagbabago sa Constitution na isinusulong for both houses ay sa economic provisions. Sa tingin niyo po ba, sir, ano po yung sinasabi niyo dito po sa economic provisions ng saligang batas na maikukonsideran niyo pong factory defect? Okay. Yun po mismong pagbabawal sa pagpasok ng mga foreign direct investors o yung pagpapahigpit o pinapahirapan ang mga foreign direct investors para pumasok sa Pilipinas ay mismong factory defect. Yung pong linalagyan nila ng 60-40 sharing restriction na parang sinasabi, kung kayo po ay foreign company, gusto nyo mag-set up sa Pilipinas, kinakailangan ninyo ng 60% Filipino partner na siyang magiging may 60% owner ng kumpanya. At kayo na mga dayuhan ay hanggang 40% lamang ng percentage ng kumpanya. Yung po ay isang malaking pagkakamali at linagay pa nila sa loob ng saligang batas. May marami pong mga ginawang ganyan na mga provision sa loob ng saligang batas. May mga around 7 restrictions. Yung unang restriction, ito po yung para sa mga kumpanya, sinasabi sa mga kumpanya, dapat kayo ay every year or very regularly ang Congress ay magdedetermine ng mga sectors na kumbaga ipagbabawal o parang pahihirapan sa pagkakaroon ng foreign investors. May ganun yan sa Article 12, Section 10. Article 12, Section 11, yung para sa mga tawag nito public utilities. Parang dapat daw 60-40 daw ang pagmamayari nun. Meron din yung ibang tawag nito restrictions dun sa mga paaralan na dapat yung mga schools daw ay naka 60-40, hindi daw pwede ang majority owned na foreign company, foreign school, no? So yung kunyari ang Harvard o kung anong University of Illinois, hindi pwedeng mag-set up ng campus sa Pilipinas, no? At magiging pagmamay-ari ito ng American na university. Pag nasa Pilipinas siya, kinakailangan daw niya ng 60% partner. Tapos ginawan din ng restrictions ang mga advertising companies ng 70-30. 70% Pilipino dapat ang may-ari. Meron din yung ban on media, no? Meron pa diyan yung so media hindi talaga pwedeng pumasok ang foreigners. Meron din diyan yung tawag nito, exploration of yung mining
mining ano. So ganun 60-40 din 'yon. Tapos meron pa yung professions. Hindi po pwede ang mga foreigner na mag-practice ng kanilang profession sa Pilipinas. May mga ang dami nating mga ganyan na ang naging problema po ay nahirapan po tayong makapag-attract ng mga foreign companies na pumasok sa Pilipinas para makapaglikha ng maraming trabaho para sa ating mga Pilipino. E yun po sana ang paraan para magkaroon ng mabilisang paglilikha ng mga trabaho para maisolba natin ang problema ng unemployment, ang massive unemployment sa Pilipinas. Yun po ang ginawa ng Singapore dati kasi dati mahirap din silang bansa at kulang din po sila ng kanilang mga local businessmen. Hindi ganun karami ang mga businessmen sa Singapore dati. Kaya si Lee Kuan Yew, ang leader ng Singapore, naisip niyang mag-imbita ng maraming foreign direct investors, mga foreign companies na pumasok, maglikha ng trabaho, mag-hire ng mga Singaporean, i-train yung mga Singaporean at magkaroon sila lahat ng mga trabaho, mawawala ang unemployment. Ginawa sa Singapore yun at ngayon ang Singapore ay naging super mayaman na bansa. Ang Pilipinas, pwede sana natin gawin yan pero hindi natin magagawa dahil sa ating mga restrictions na nakasulat sa loob ng ating saligang batas. Kaya yun po yung pinakaunang problema. Yes, sir. At number two, before that, sir, meron pang ikaw problema. Ay, sige pa, go ahead. In response po dyan sa problema na yan na kinaharap po ng ating bansa for decades na, may mga grupo po na sinasabi na hindi daw po talaga yan ang problema kung hindi yung mga pulisiya na ipinatupad ng mga politiko. Kaya ano po yung masasabi nyo doon na hindi daw po saligang batas ang may problema kung hindi yung pagpapatupad ng mga pulisiya? Ito po masasabi ko. Ang mga taong nagsasabi niyan, medyo mahina po ang kanilang analytical skills. Dahil po, pag tayo po ay mahilig mag-analyze at tayo po ay gumagawa ng root cause analysis, pag tinanong natin, bakit ano ba yung problema ng ano? Bakit umalis yung kumpanyang yan? Bakit ayaw nila sa Pilipinas? Sabihin, kasi masyadong mahal ang electricity. O titingnan natin, bakit mahal ang electricity? Makikita natin ang ugat ng problema na yan ay dahil sa bulok pala ang sistema natin sa electricity distribution. Dahil hindi natin pinapapasok ang mga foreign companies na pwede sanang tumulong doon sa pagdi-distribute. So, yun pala yung naging problema. Doon pa lang. At may maraming mga subsectors no, na pwedeng pumasok sana ang mga ilang foreign companies na maging supplier, maging partner, maging yung mga tutulong sila sa industriya ng pag-distribute. Hindi sila makapasok. Dahil sakop po sila doon sa tinatawag nating sektor na ginawan ng restriksyon. At dahil hindi sila makapasok, hindi sila makatulong at nananatiling substandard at backward ang ating electricity distribution sa Pilipinas. Kaya dahil doon, mahina ang quality ng ating distribution, low quality, backward ang technology na ginagamit, kaya mahal ang lumalabas, inefficient. So, yun po, lumalabas po na yung parang punot dulo, yung tinatawag nating root cause nitong mga issue na kadalasan ang mga issue na to. Pag ginawa natin ng root cause analysis, bumabalik lagi doon sa mga sinasabi nating mga foreign direct investment restrictions. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Go ahead, go ahead. May mga maibibigay po ba kayo na mga pangyayari o ebidensya na talagang ang mga kumpanya po na yan na nagsialisan po dito sa Pilipinas ay pumunta sa iba kaya po nagkakaganito tayo ngayon? Kasi yun po yung problema eh. May mga Pilipino po na hindi po aware sa mga sitwasyon o sa kasaysayan ng Pilipinas at naniniwala po sila dahil unang-unang pamantayan po kasi dito, to be honest with you sir, is kulay ng politika. Usually, ang mga framers po ng konstitusyon ay yellow. At ayaw po nilang mapalitan o maamyendahan ng konstitusyon kasi mawawala po yung legacy ng yellow. Kaya paano po natin ngayon, sir, ibabangga yung facts doon po sa mga sinasabi nila, katulad ng, balikan ko lang yung kanina, comparatively speaking, ang Singapore, hindi daw po kurap ang mga politiko. Pero pagdating dito po sa Pilipinas, napaka-kurap daw po ng mga politiko.
Ngayon, may masasabi tayo dyan tungkol sa so-called corruption issue. Eh, dati po, may mga years po na ang Vietnam at Indonesia ay may mas mataas na corruption rating kumpara sa Pilipinas. Pero noong mga years there, I think that was 2013, 2014, mga ganun. Basta may mga years na kung kailan ang mga bansang yan ay may mas mataas na corruption rating kaysa sa Pilipinas. Pero mas mataas pa rin ang pumapasok na foreign direct investment sa kanila. So, hindi po talaga natin masasabi na corruption mismo ang problema. In fact, ang corruption po ay hindi sanhi ng problema ng Pilipinas, kundi isang epekto o tinatawag nating sintomas lang, symptom lang ng maraming mga root cause problems ng problema ng Pilipinas. Kumbaga, hindi po talaga natin masasabing ano, and may times din na dati ang Singapore ay corrupt din dati, long ago. So, inunan na lang ni, kumbaga si Lee Kuan Yew, alam niya naman corrupt dati ang maraming mga parts sa Singapore. Pero, inano na lang niya, talagang pinilit na lang niya na pumasok na ng mga foreign investor. At dahil sa pagpasok ng mga foreign investors na yan, gumanda ang, tawag nito, dumami ang mga taong may trabaho, dumami ang mga taong nagbabayad ng buwis dahil lahat ng mga taong yan dating tambay na walang trabaho ay nagkaroon ng trabaho at naging taxpayer din. Di ba? Nagkaroon sila ng sweldo, so nagkaroon din sila ng buwis na binabayaran. So, at yung mga kumpanyang yan na banyaga ay nagbayad din ng taxes. So, eventually po, dumami po ang pera, ang pondo ng kaban ng bayan sa Singapore at nagkaroon siya ng pera na pwede niyang ibayad ng mas mataas na sweldo doon sa kanyang mga civil servants. At yung mga civil servants na yan, dahil mas mataas na yun, dinoble o triniple ang mga sweldo, pwede na silang magsabi, kung may nahuli kami sa inyo na gumawa ng kabalastugan, tanggal kayo agad. Pwede na lang magawa yun dahil syempre, mataas na ngayon ang sweldo nila at pwede na nilang lagyan ng mga resources ang mga nag-iimbestiga sa mga ganyang korupsyon na yan. So, marami dyan, it's all about the resources. So, paramihin muna natin ang resources ng Pilipinas. Eventually, within 5 years, pag daming pera ng Pilipinas, pwede na natin, yung pera na yan na extra, pwede nating ma-invest yan sa paghuhuli ng sino man yung mga korup para mawala agad yung mga korupsyon na yan. Pero yung korupsyon mismo, hindi yan po yung reason talaga bakit nagkakaproblema ang Pilipinas. Dahil, pati sa Hong Kong, marami din naman ng korupsyon. May mga triad at saka secret society pa. Yun nga yung mga tema ng kanilang movies din sa Hong Kong. Yung mga parang gangster-gangster, di ba? Sa Japan din, may korupsyon din naman. Yung mga yakuza-yakuza na yan, meron din. Sa South Korea, grabe din ang korupsyon dati. At saka hanggang ngayon, meron pa rin. Pero bakit maunlad sila? So, yung pong sinasabi lagi na corruption is the problem, gasgas na kwento po yan, gasgas na kanta po yan, na laging sinasabi sa Pilipinas bilang excuse para hindi gawin ng reforma. Parang sinasabi ng ibang mga, usually mga dilaw, opo, ay hindi, huwag natin baguhin ang saligang batas kasi hindi naman yan ang problema. Yung korupsyon yung problema. Parang gusto nilang maging bulag sa katotohanan na ang konstitusyon ng Pilipinas talaga ay may problema. Now, so, tama po sir. Ito po. No? So, unang sinabi ko muna yung opo problema ng economics. No? Hmm. Pero, number two, importante rin po ito, no? Kasi po, yung number two na issue, ito yung issue ng bakit sobrang sentralisado ang Pilipinas sa Metro Manila. Bakit halos lahat na lang ng mga magagandang trabaho na sa Metro Manila at yung kumbaga ikaw ay top graduate galing sa Cebu o Zamboanga o sa Ilocos Norte o kung saan, Pangasinan, kinakailangan mo munang magtrabaho sa Metro Manila dahil nasa Metro Manila ang mga magagandang kumpanya. Hindi ba kaya pwede na mangyari na magkaroon tayo ng sistema o ng structure of territorial administration na kung saan hindi na kinakailangan lumuwas pa sa Maynila ang mga magagaling nating mga tao na nandun sa mga okay probinsya at sa mga regions. Okay, diba? Sir. Yun po yung rason kung bakit kailangan ng federalism. Opo. Yan. Yun po yung reason na importante ang federalism. Opo. Para ma-spread out natin yung mga trabaho ngayon, sir, at mga ngayon, sir, kasi opportunities. Yung ikalawa niyo pong yung unaw niyo pong punto, pasok na pasok po talaga yan dito po sa pagnanais ng kasalukuyang gobyerno na even po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The problem now is yung pangalawa po ninyong punto, which I believe mukhang hindi po yan mangyayari at mapag-uusapan mo lamang. Opo. Sa, so okay lang po yan. Opo. Okay lang po yan. Ganito po yan.
sa totoo lang, opo, part din po ito sa long-term plan na gusto ng Pangulo. Dahil, huwag po natin kakalimutan, ano po ang partido ng Pangulo ngayon? Partido Federal ng Pilipinas, di ba? So, kasama po yun sa mga gustong gawin, pero parang, ano yan, after the elections na. Kasi magkakaroon ng election next year, di ba? 2025. Dahil dun sa sobrang nagmamadali tayo, ang pwede nating gawin lamang sa ngayon ay dapat tutukan muna natin, tama, yung economic restriction. Pag-usap po natin, nun, sir, yung unang punto. Kasi yung ikalawang punto, sabi nyo nga po, sa inyong analisa, after election na po natin yan mapag-uusapan, opo, opo, pa. Kaya, hindi, pero maganda po natin mapag-usapan muna kahit intro na meron ng tatlo. Opo, tama, tapos, po kayo dyan. Ngayon, ano? Balikan natin. Tapos babalikan natin, pero, yung number one. Ngayon, sir, diba? Gusto lang muna natin ng ating mga manunood na linawin, kasi ang issue po talaga, hindi muna doon sa forma ng gobyerno eh. At kung ano pa po yung mga maaaring mangyari. Pero pag-usapan po, opo, natin if may time pa po tayo mamaya. Opo. Kung okay lang sa'yo, Sir Tapuan, kung okay lang sa inyo, at least, anuin ko muna, repasuhin ko lang muna ng konti para makita ninyo. Sige. Kasi sabi ko tatlo yung issues na dapat baguhin. Sige, sir. Kahit hindi natin magagawa within this year yung dalawa, at least man lang mapag-usapan natin. Diba? So napag-usapan natin yung economic restrictions. Number two, yung federalism. Number three, yung po yung para magkaroon tayo ng efficient na system of government. At unfortunately po, yung pinili kasi ng mga framers noong 1987 constitution, yung presidential system, unfortunately, very inefficient po yun na system. So, kung pwede sana, lumipat po tayo, eventually, lilipat tayo sa parliamentary system, which is proven to be more efficient and less prone to corruption than the current presidential system we have. So, okay, yun, alam natin na yung federalism at parliamentary, hindi natin talaga magagawa ng paraan yan ngayong panahon na ito, dahil number one, konti lang ang oras natin. Hanggang September lang po tayo this year na may oras para pag-usapan ng mga pagbabago ng saligang batas. Bakit? Pagdating po ng October, filing of candidacy na po. So yung mga gustong tumakbo next year, yung tututukan po nila yung kanilang pagkampanya at ang kanilang pag-file ng candidacy by end of this year. Kaya po, naiintindihan ko po talaga na hindi po talaga natin masusulong yung dalawang extra. Ang tututukan lang po natin ngayon ay itong economic restrictions. Ang gusto ko lang nasabi, sige, is naka-reserve itong dalawang to para sa after the 2025 elections. Tutukan din natin yan. Tutal, sir, sa inyo na po nang galing yan. Ngayon, po ang major concern ng mga ayaw po sa pagbabago sa saligang batas. Kasi ang concern po nila talaga, uumpisahan lamang po yan sa economic provisions and thereafter, babaguhin na ang iba pang mga parte ng saligang batas. Which is, sa inyo pong direksyon na tinatahak, ganun po yung maaaring mangyari. At ano ngayon ang magiging... Kasi isa po sa mabigat na katanungan ngayon sa ating mga mambabata, sir, ay ano ang kasiguruhan daw po na mababago ang economic provision pero ayaw nilang mangyari yung sino-propose po ninyo na ikalawa at ikatlong pagkakataon. Paano po natin ngayon? Simple lang po. Simple lang po. Kasi po, mga ayaw. Okay. Simple lang po. Kasi gaya ng sinabi ko, kakaunti lang po talaga ang oras na meron tayo para magawa yung sinasabi po nating pagbabago ng istruktura at ng forma ng gobyerno. Hindi po natin magagawa yan kung hanggang September 2024 lang po ang oras na meron tayo para gawin itong mga pagbabago to. Kasi ito po yung federalism po at parliamentary system. Komplikado po yung mga reformang yan. You need two years ng maraming deliberations ng maraming tao bago tayo makapag-forma talaga ng tamang sistema na bago. 2 years. Hindi natin gagawin yung ginawa nung 1986 Constitutional Convention, a Constitutional Commission, na nagmadali sila within 4 months. Dahil dun sa pagmamadali nila, nagkaroon sila ng maraming pagkakamali at maraming factory defect. So hindi po pwede, dapat na at least 1 year
or 1 to 2 years po yan. At dahil nga wala tayong ganyang oras, hindi po talaga natin magagawa yung federalism parliamentary o kung anumang mga iba't ibang mga pagbabago sa ligang batas na may kinalaman sa estruktura o sa forma ng gobyerno. Ang kaya lang po talaga natin magawa with the very limited amount of time na meron tayo ay yung mismong pagtatanggal ng mga economic restrictions dahil madali lang pong gawin yun. Okay. Yun po ang kayang gawin with now, the short span of time na meron pushing tayo. Through dyan sa issue na yan, sir, pwede nyo po ba kaming turuan, i-educate kung ano po yung proseso ng pagdadaanan dyan po sa pagnanais na mabago ang economic provisions ng ating konstitusyon. At saka another question, ano po ang garantiya na kapag ka nabago po ang economic provisions ng konstitusyon, ay mangyayari na po yung hinahangad po natin na mawala, mabawasan ang unemployment rate, tumaas ang foreign investment, at kung ano-ano pang mga katanungan na related po dyan. Okay. Unang-una po, sir, marami po talagang mga kumpanyang gustong pumunta sa Pilipinas. Maraming mga foreign companies na talagang gustong mag-set up sa Pilipinas dahil sa kilala po nila ang mga Pilipino bilang mga magagaling na manggagawa, magagaling na mga trabahante. No? Magagaling. Lalo na't yung may marami dyan yung mga kumpanya, yung mga European, British, American, Canadian, Australian companies na merong mga operations dun sa Middle East. Itong mga matataas na rango na nandun sa mga bansang yan, o pati sa Singapore, no, nakakakilala po sila ng mga Pilipino at nakikita nila ang gagaling na mga to. Talagang naaasahan nila kapag Pilipino ang gumagawa ng trabaho. Kaya gusto nila, marami sa kanila, gusto talaga nila mag-set up sa Pilipinas. Dun lang, dahil sa mga constitutional restrictions natin, doon sila nababad trip na, ay, ganun pala, hindi pala pwede kaming makapasok ng ay dali-dali. Ang dami pala mga kuskus balungos na pinasok dyan sa mga sagabal na pinasok. So, parang eventually, yung kanilang legal department nag-check, ay, may, ano, sasabit yata tayo dito sa ano, article na to, ganyan-ganyan. Wag na lang, doon na lang tayo sa Vietnam mag-set up dahil yan, bukas na bukas sila. So, ang nangyayari, nag-set up sila sa Vietnam o nag-set up sila sa Indonesia o nag-set up sila sa Malaysia o sa Thailand. Tapos, madalas, ang kinukuha nila mga bisor o manager, Pinoy na lang. Kukuha sila ng, kasi bilib sila sa Pinoy, kukuha sila ng Pilipino na mga maging mga bisor. Yung problema, yung mga yan nagiging OFW din. Di ba? So, malayo sa pamilya ang mga taong yan. So, mas maganda sana kung yung mga bansa ay yung mga kumpanyang yan ay sa Pilipinas na lang nag-set up para sa Pilipinas sila magbabayad ng tax yan. Sa Pilipinas now, sila sir, mag 'di ba? Ganun. Opo. Now, ganito sir, ano? Pasensya na po kayo, parang lumalabas ako na ayaw, pero gusto ko po 'yan. Ne, gusto okay ko lamang po talaga okay lang na banggain kagad yung mga maaaring maging concern ng mga ayaw po dito. Isa opo, po sa maaaring concern ay hindi naman totoo na trabaho ang problema kung hindi po yung taas ng sahod ng mga manggagawa sa ibang bansa. Magkakaroon ka nga rito ng maraming hanap buhay kung sasahod naman po ng 600 pesos per day, pero ang sasahuri naman po nila sa ibang bansa ay naglalaro sa 1,500 pesos per day. Paano po natin may address yung ganung concern, sir? Ay, madali lang po yan dahil lahat ng taong nag-aaral ng economics sa high school at sa college ay natuturuan po ng the law of supply and demand. Ang law of supply and demand ang mismong nagsasabi kung bakit mataas o mababa ang nagiging sahod ng mga tao. Sa Pilipinas po, kaya tayo mabababa ang mga sahod sa Pilipinas ay dahil sa sobrang konti talaga ng trabaho. Yung pagiging mababa ng sahod sa Pilipinas ay isang indicator ng pagiging kakaunti lamang ng mga trabaho para sa mga sobrang daming taong naghahanap ng trabaho. Kasi ganito po nangyayari dahil sa sobrang daming naghahanap ng trabaho tapos konting-konti lang ang mga trabaho, nag-aagawan ng trabaho ang mga taong naghahanap ng trabaho. Sir, huwag nyo na lang kunin siya. Ako na lang ang kunin nyo. Kung ano yung binibigay nyo sa kanya, ino-offer nyo sa kanya, mas mababa ang gusto ko. Okay lang, huwag nyo na lang siyang kunin. Ako na lang po. Ganun ang nangyayari. Sa ibang bansa, baliktad ang nangyayari. Mas marami ang trabaho kaysa sa mga taong naghahanap ng trabaho. At dahil doon sa sobrang dami ng trabaho, ang mga kumpanya na ngayon
ang mismong nag-aagawan sa mga manggagawa. Sir, dito na lang kayo. Huwag kayo dyan sa kabila, sa kabilang kumpanya. Dito na po kayo sa kumpanya namin. Mas mataas kami yung pagpasweldo. Tapos ito naman yung mababa magpasweldo na hindi maka-attract ng mga manggagawa. Ay, tataasan na lang natin ang sweldo kasi walang kumakagat eh. Di ba? Yun ang nangyayari sa mga first world countries. Ang reason kung bakit matataas ang mga sweldo ng mga tao sa mga tinatawag nating developed countries ay hindi dahil sa matataas sa kanilang minimum wage. Paminsan nga, ang Singapore, wala namang minimum wage. Ang Hong Kong, wala namang minimum wage. Ang mga Scandinavian country, wala naman talaga minimum wage. Dinadaan lang nila sa law of supply and demand. Paramihan ng mga kumpanya, paramihan ng mga trabaho, at dahil sa dami ng trabaho versus yung pagiging medyo konti ng mga aplikante, tumataas ng kusa ang mga sweldo dahil nag-aagawa ng mga kumpanya para sa mga manggagawa. Yun dapat ang isipin natin. Para dumami ang trabaho, para tumaas ang sweldo, kailangan marami ang trabaho. Kaya mababa ang sweldo sa Pilipinas ay dahil lamang sa law of supply and demand. Maraming salamat sa info na yan, sir. Ano, at least nagiging malinaw sa ating mga manonood yung basic na dapat alam ng bawat Pilipino. Ngayon, going through, dito po sa pagpupush natin ng pagbabago sa saligang batas, timeline, sir, pag-usapan po natin. Ngayon po ay February, magmamarso na po. Tapos, magmamarso na po. Magkahiwalay pa po ang issue sa Senado at saka sa Kongreso. Sinasabi ng Senado na sila daw po ang masunod kasi sila nga po yung sinabihan, tinalaga ng Pangulo na mag-lead po ng pagbabago. On the other hand, meron din pong proposal sa House of Representatives. Ngayon, sir, bilang pangkaraniwang Pilipino, maipapaliwanag niyo po ba sa amin yung timeline, yung proseso na pagdaraanan mula po sa panahon na ito, sa mga susunod na buwan, susunod na first quarter, second quarter, hanggang sa dumating ang election, after ng election, at maaabot po ba, if ever, na kasi after all, lahat po ng pagbabago sa konstitusyon, ang taong bayan po ang masusunod dito dahil magkakaroon ng plebisito. Magkakaroon ng plebisito. Yan, sir. Opo. Pwede nyo po bang ilahad sa amin, turuan kami kung ano po yung proseso at timeline opo na ine-expect ng mga Pilipino? Ako po, no, sa bagay, hindi naman po ako membro ng House, hindi naman ako politiko, hindi ko po talaga alam yung exact timeline, pero masasabi ko lang po talaga na ang pinaka-importanteng timeline dito ay yung kinakailangan mangyari ang lahat ng mga desisyon na kung ano yung gagawin before mag-filing of candidacy ang mga tatakbo next year. So, bale, kailan po ang filing of candidacy October for next year? Di ba? October this year, di ba? So, dapat before October of this year, natapos na lahat ng mga dapat gawin at nakahain na lahat yan, naayos na lahat yan para magkakaroon ng plebisito this coming May 2025. So yung 2025 elections kasi po, ang plano po ng COMELEC at ang gusto rin mangyari ng Pangulo ay ipagsabay na lang natin sa eleksyon ang plebisito para hindi tayo gagastos ng extra para sa plebisito. Kasi kung magkakaroon pa tayo ng ibang eleksyon, ibang event para sa pagboto ng yes or no doon sa saligang batas sa tawag nito proposed changes, no? Parang extra expense po 'yon. Pero kung ginawa na lang natin ay nag-ride on na lang tayo doon sa existing na pre-scheduled na, which is 2025 May elections. Eh di, walang extra cost, di ba? Para mura na. So, yun po. Kaya po ang ginagawa ngayon ng House at pati na rin sa Senate ay bilisan na natin. Pag-usapan natin ngayon habang maaga pa para siguro by July, by August, tapos na lahat. September, nandiyan na yung lahat ng mga papeles na kailangan anuhin. By October, wala na tayong gagawing extra dahil ang mga tao, ang mga gustong tumakbo o mag-run for re-election ay pwede nang makatutok sila doon sa pag-filing ng kanilang candidacy by October 2024. So yun po, okay. Kailangan mangyari lahat ito before September 2024 para ready na at para magkaroon tayo ng plebisito
na sabay doon sa major main elections na meron tayo next year. Thank you, sir. Yung po ang naalap ko. Ayan, thank you dyan, sir, sa informations na yan, ano, timeline. At least binigyan nyo kami ng idea. Although, syempre, hindi po kayo mambabatas, kaya hindi nyo exactly alam yung pinaka that timeline nga, yung panahon, kung kailan po yan matatapos. Now, considering na expert po kayo dito po sa ating konstitusyon, ay balikan po natin, sir, yung problema, yung factory defect. Opo. Ano opo, po yung opo. Yung effective way para po yung factory defect na yan eh ma-resolve na po finally kapag ka nagkaroon po ng pagbabago dito sa ating konstitusyon? Well, ang pinakamabilis at pinakamurang paraan para matanggal yung mga economic restrictions na meron tayo ay yung Constituent Assembly, no? Ito yung mismong ang mga taga-kamara at pati na rin ang mga nasa Senado ay magboboto po sila ng 3/4 dapat, na nakakuha dapat sila ng 3/4. 3/4 vote ng lahat ng mga miyembro nila na sasabihin, oo, sang-ayon kami na tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions na ito. So dapat, yan ang tinatawag natin, Constituent Assembly mode, no? Opo. Mabilis po yan na, mabilis at mura. Ang, so yun nga lang, ang problema nga, kinakailangan na makakuha po tayo ng 3/4 vote. Opo. Yun lang. Alam ko, sa Kamara, kayang-kaya dahil majority talaga, mga 300 plus out of 320, sabihin natin 320, nasa 300 plus ang mga taong ano. Tapos siguro mga 10 or 7 to 10 people lang ang mga ayaw. No? Pero majority, so kumbaga, nakuha na natin yung 3/4. Ang problema po ay dun sa Senado. Kasi sa Senado, para sa 24, dapat nasa 18 yun. 18 ang mga makukuhang mga senador na dapat sumang-ayon para magkaroon tayo ng 3/4. No? So dun tayo magkakaproblema. Kaya kinakailangan talaga makumbinse ang kada isa sa mga senador. At alam natin na may mga ilan dyan, kunyari may isa dyan na talagang walang alam sa economics, talagang kontra ng kontra. Kahit anong gawin natin pag gano'n sa kanya, ayaw niya. Wala tayong magagawa doon. Pero at least makakuha tayo ng more than 18 sana para talagang makuha natin yan. So yun po yung Constituent Assembly para doon sa pagtatanggal ng tawag nito ng foreign direct investment restrictions. Para dun sa mga next time na mga federalism, parliamentary, ang kailangan po talaga dun para magkaroon tayo ng panibago talagang saligang batas. Brand new, fresh new constitution. Kailangan po natin ng constitutional convention. At para mangyari po yan, both houses, kinakailangan nila ng 2/3 vote na magko-call for a constitutional convention. At pag nag-constitutional convention, tatawag po yan ng ano, ng eleksyon para sa mga taong galing sa iba't ibang mga distrito na tatakbo bilang mga delegado doon sa constitutional convention at sila magtitipon-tipon para balangkasin, gawin ang draft at eventually pag nagawa yan, it's probably going to be 1 to 2 years na proseso, wag yung 4 months lang, dapat 1 to 2 years. At ang mangyayari dyan, magkakaroon din ng plebisito para dun sa yes or no na in-accept o hindi i-accept. Sige, sir, palawigin natin ng bahagya yan. Total, in the interest of time, kasi baka kapusin tayo maya-maya. Thank you dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-interview kayo. Palawigin natin ng bahagya yan, although hindi iyan na pag-uusapan ngayon. Pero ano po ba yung proposal ninyo na forma ng gobyerno na maaaring mag-resolve sa problema po ng Pilipinas at ng mga Pilipino? Kasi ngayon, we have anong tawag po sa forma ng ating gobyerno ngayon? Meron tayo unitary presidential. Ano po yung masasuggest ninyo? Ang gusto ko po ay yung tinatawag nating open to foreign direct investment system, economic system, and federal parliamentary system. So bukas tayo sa pagpasok ng foreign investors at naka-federalism tayo para na i-spread out natin ang development. Can you elaborate more, sir, doon sa federal form of government? Kasi maraming uri ng federalismo eh. May federal form of government sa Mexico, sa US, sa Singapore, o kung sa iba pang bansa, nakakaiba po sila. Opo. Dito po sa Pilipinas, ano pong particular na federalismo yung sinasabi po ninyo?
Ang particular na sinasabi ko ay yung federal parliamentary system na hindi nalalayo sa sistema na meron sa Australia at sa Canada. Canada, Australia, Germany, medyo may konting halo sa Germany din. At may halo din na konti sa Spain. Kasi ang Spain, ano sila eh, parang quasi, almost federal yung system nila. Na angkop sa Pilipinas dahil katulad ng Pilipinas, meron po tayong bansa, tapos sa mga sa ilalim ng bansa ay may mga rehiyon, at sa ilalim ng mga rehiyon ay may mga probinsya. Parehong-pareho po yung estilo ng kanilang administration sa Espanya, no? Na kaya pwede rin nating pag-aralan yung sistema na meron sila, dahil parehong-pareho sa ano natin eh, sa provincial, regional and country-based system natin. So yun. So it's a combination po, combination of learning from the system that they have in Spain, in Germany, plus yung mga systems ng Australia and Canada, and even Malaysia. Kasi magkakapareho naman yung mga sistema niyan eh, federal parliamentary po sila lahat. Sa federal parliamentary, sir, meron pa bang tatayong presidente, meron bang prime minister, meron po bang senado, meron po bang House of Representatives, mananatili po ba ang mga mayor, ang mga vice mayor, ang mga governor? Meron pa rin po. So meron. So ang pinagkaiba ganito po. Magkakaroon po tayo ng presidente, na ang presidente niyan ay magiging mostly ceremonial, at ang tunay na naghahawak ng poder talaga ay yung prime minister po. Gaya ng nangyayari sa Singapore, meron po silang president who is largely ceremonial. Tapos meron silang prime minister who is active, an active executive. Ganon din sa India, ganon din sa Germany, na meron silang presidente na ceremonial, tapos may chancellor sila na executive. Ganon din sa mga iba't ibang bansa na gumagamit ng, meron silang yung constitutional monarchy ang lumalabas sa kanila. No? Ang imbis na presidente, meron silang monarch, so yung king or queen, na largely ceremonial din. Yun lang ang pinagkaiba, no? Pero pareho yung ginagawa na ribbon cutting, tanggap ng mga ng mga credentials ng mga ambassador galing sa ibang bansa, ganun. Nag-a-attend ng maraming mga unification events ng bansa, mga ganyan. So may mga ganyang klaseng ceremonial duties ang ginagawa ng head of state, pero ang head of government na yung siyang prime minister, siya talaga yung nakatutok sa mga day-to-day business talaga, day-to-day workings and pamamahala sa bansa. Yan. Salamat sir ha, pero mukhang malayo pa tayo dyan, ano? Pero we are hoping na magkaroon lang talaga ng pagbabago sa forma ng ating gobyerno, kasi nasubukan na po natin for more than 30 years ang ganitong uri po ng gobyerno. Opo. Yet ang buhay po ng mga Pilipino halos hindi po nagbabago. Ang mga mahihirap, lalo pong naghihirap. Ang mga mayayaman, lalo pong yumayaman. Now, going back dito po sa economic provision, sir. Kanina binanggit niyo po yung anti-provisions para po sa foreign... Anti-foreign direct investment. Eh, ano naman po yung pro na masasabi po ninyo? Kasi kung may anti, ano po yung suggested o yung proposed na papabor po sa mga foreign investment? Ah, ang gagawin na po talaga natin ay tatanggalin lang, i-delete lang po talaga natin yung mga restrictions na yun. Yun lang, ganun lang. Kasi sa ibang mga bansa, wala naman silang restrictions, wala naman din silang sinasabing, ina-allow na namin kayo 100%. Wala naman silang sinabi ganyan. Basta wala lang silang restriction, okay na yun. Pag sinabi po ba, sir, na i-delete, tatanggalin natin, ibig sabihin po noon, tatanggalin po natin, mayroon ng pagkakataon ito pong mga foreign nationals, foreign companies, na mag-invest sa iba't ibang kumpanya. Sector opo, ng, opo. Ng ating lipunan. Utilities, food processing, kasama rin po ba dyan yung pag-aari sa mga lupain? O hindi pa nga sa mga bagay. Sa ano na yun eh. Actually hindi po siya kasama doon, pero actually ako po nagpapabor po ako sa limited, yung tinatawag nating limited land ownership by foreigners. Okay. Meaning to say, pwede nating gayahin kung ano yung ginagawa ng bansang tulad ng Malaysia, no? Ang Malaysia po, ginagawa po nila
pinapahintulutan po nila ang mga foreigners na maging may-ari ng lupa. Pero, hindi lahat ng foreigner, kahit sino lang, ay pwede bumili ng lupa. Una, kunyari, naka-tourist visa ka, hindi ka naman pwedeng maging may-ari ng lupa. Parang, kinakailangan mong, siguro kung gagawin natin yan sa Pilipinas, kailangan natin para po sabihin mo na, dapat mag-a-apply ka ng either work visa or business visa. Yung, kumbaga, meron, ba't ka na pupunta ng Pilipinas? Eh kung naka-tourist ka lang, ano ba? Pero kung, ano ka, kunyari, may itatayo kang business, di ba? Tapos yung plano mo ay makapaglikha ng trabaho sa mga 100 na mga Pilipino, ay ba, maganda yan. Okay, parang pwede tayong gumawa ng ganung klaseng incentive na itong mga taong gumagawa ng mga trabaho para sa mga Pilipino ay mapagbibigyan din ng pagkakataon na maging may-ari ng lupa na hindi naman sobrang laki, hindi naman asyenda. Bahay, yung parang house and lot na tipo. Siguro malaking bahay, pero hindi naman ikta-iktarya, yung magandang bahay, di ba? Sa mga nasa subdivision. Ganon. Hindi naman nila, kumbaga, hindi naman sila magiging may-ari ng napakalaking lupa, di ba? Hindi naman yan ang gusto natin mangyari. Gusto lang natin at least may residential land sila na matitira nila. Mm-hmm. And secondly, merong limit din yun sa gaano kalaki ang lupa. Yun nga, may limit sa gaano kalaki lupa. Meron ding limit sa siguro gaano kamahal gaano kamura yung lupa. So, parang sa Malaysia, meron po silang rules o laws na nakasulat doon, hindi pwedeng maging may-ari ng lote ang foreigner kung yung lote na yan ay less than 1 million ringgit, Malaysian ringgit. So parang may price control siya na hindi ka pwedeng makipagkompetensya doon sa mga maliliit na tao na ito lang ang kaya nilang i-afford, tapos pati yung murang lupa na yan kukunin mo. Doon ka sa premium, doon ka sa mga 1 million and above ang presyo. So, meron tayong pwedeng gawing mga ganyang klaseng mga limitasyon sa ating batas. So, hindi po ibig sabihin na porket pinahintulutan natin ang mga foreigner na maging may-ari ng lupa, automatic mawawalan tayo ng lupa. Pwede naman natin gayahin kung anong ginagawa ng ibang bansa tulad ng Malaysia na kung saan may mga ganyang klaseng limitasyon at pwede nga rin natin lagyan ng may bagong klasifikasyon din ng lupa. May ilang mga lupa na hindi pwedeng mabenta sa mga banyaga. So, ganun din sa Malaysia, meron silang classification ng ganyan eh. May mga certain land na pang indigenous people only. Sorry, ito, hindi talaga. Kahit gusto mo talaga yung lupa na yan, hindi pwede kasi para lang yan sa mga indigenous na tao o yung mga taga rito lang. Ganun. May mga ganyang klaseng limitations na pwede natin gawin para kahit na ba pinahihintulutan natin ang foreign ownership of land, ay hindi naman ito maaabuso at mawawalan tuloy ng kakayahan ng mga ordinaryong Pilipino na maging may-ari ng sarili nilang lupa. Ayan. Linawin pero mo po, lang, sir, ha? Pero sa ngayon, sir, sa proposed economic change na economic provisions na pagbabago, hindi po yung kasama. Hindi po siya kasama. Okay. Business lang. At the moment, limitado lang po talaga sa business. Business ownership. Sa pagsiset up ng negosyo sa Pilipinas. Yun lang po talaga ang meron ngayon. Kasi yun lang ang may oras na meron tayo. Opo. Dahil yung issue ng land ownership, komplikado yun eh. Yung sinasabi ko mga limitasyon, ang dami kailangan. Dapat may ganitong price limit, ganyan-ganyan. Masyado mahirap na. Huwag na lang muna natin pag-usapan yan. Opo. Focus muna tayo dito sa pagtatanggal nung mga sagabal sa pagpasok ng foreign investors. Ganun kasimple, sir. Ganun po kasimple, sir, ang solusyon. I-delete lamang yung mga restrictions. Delete lamang. Maraming salamat, sir, sa time na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kasi bisita po bukas, abangan po natin si Sir Orion. Siya po ay resource person sa House of Representatives. Pero before I let you go, sir, panghuling mensahe. Ano po ba ang masasabi po ninyo sa mga kapwa po natin Pilipino? Dapat po ba natin suportahan ang pagbabago sa ating saligang batas? Of course, dapat talaga nating suportahan ang pagbabago nating saligang batas. Tayo po, karamihan sa atin, gumagamit ng cellphone at computer. Alam naman po natin na meron po yung tinatawag tayong update at upgrade. At ayaw na po natin gumamit ng yung mga lumang, yung kumbaga alam natin na may mga depekto ang sistema na ito na nalaman nung kumpanya. Siyempre, ginagawa nila ng pag-aayos. Gusto natin lagi ng ganun, yung latest
na pinakamaganda, na pinaka-efficienteng sistema, gusto natin ng upgrade. Gusto natin ng update, gusto na natin ng update upgrade. At for the longest time, hindi po tayo nagkaroon ng update or upgrade sa ating saligang batas. At yun po ang naging problema kung bakit napag-iwanan po tayo ng ating mga karating bansa. Kaya, ayun po, suportahan po natin ang pagbabago ng ating saligang batas para may matutunan po kayo, punta po kayo sa correctphilippines.org. Ito po yung website namin, correctphilippines.org. Yun lang po. Yan. Maraming salamat, sir, ano, sa pagkakataon po na ibinigay nyo. Ang bilis. Isang sabi lang natin, nabigyan kagad tayo ni Sir Orion. See you, sir. Bukas dito na namin. Panonoodin namin kayo sa House of Representatives. Sir, salamat, maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, sa inyong pagtangkilik sa akin dito sa inyong programa. Maraming salamat po. I'm very thankful po na nabigyan niyo po ako ng pagkakataong ito para ma-share ko po ang kaalaman ko. Thank you very much, Sir Tapuan. Thank you, Sir Orion. Maraming salamat, sir. Ano? Bye-bye, sir. Thank you po. Bye-bye. Maraming salamat, sir. Thank you. Yan. Maraming salamat kay Sir Orion. Alam niyo, mga napakabuti ng kalooban din itong si Sir Orion, ano. Napaka insert lang sa GC tapos nag-ask siya kung sinong gustong mag-interview sa kanya. Eh ako, alam niyo naman ako mga tol, ayoko ng schedule eh. Biniro ko lang sa GC si Sir Orion. Ang kanyang tunay na pangalan, Orion Perez Dumdum. Nagkamali po ako sa pagkakasulat ko. Napabaligtad ko po yung kanyang pangalan. Biniro ko lamang po sa GC. Pwede po ba kayo ngayon, sir? Go! Kaya nauwi po tayo rito sa mabilisang interview. Ang mahalaga, narinig po natin ang panig niya at yung mga pinaliwanag niya kanina na kasagutan doon sa mga concern ng mga ayaw po sa saligang batas o sa pagbabago sa saligang batas. I-recap ko lamang po kung natatandaan ko po ng maayos, ano, hindi kasi ako nagte-take notes eh, yung sinabi po ni Sir Orion kanina. Ang problema, korupsyon. Sabi ng mga ayaw, hindi daw po korupsyon ang problema. Kasi laganap din daw po ang korupsyon sa iba't ibang bansa na hinalimbawa niya kanina. Yet, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang konstitusyon, pati sa forma ng gobyerno, at naging bahagi na rin ng pagbabago na yon ang pagsugpo doon sa korupsyon. Kaya hindi po problema ang korupsyon, hindi po issue yon. Kung bakit po mahirap ang mga Pilipino, kung bakit po kulang tayo sa trabaho. Pagdating naman daw po sa taas o bayad sa ating mga manggagawa, ang dahilan na sinasabi niya, law and supply, basic law of supply and demand. Kapag mataas po ang marami pong mga naghahanap ng trabaho, syempre bababa po ang sahod. Pero kapag mas marami ang trabaho, tapos medyo kakulangan ng kaunti ang naghahanap buhay, eh, ikaw na mismo kukunin ng mga kumpanya, something like that. Ano? I-replay nyo po, i-re-upload ko po ito sa ating mga channels at pages na ginawa. And hopefully, sa mga ginagawa po ng ating kasalukuyang gobyerno sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, in particular to this topic, yung paghahangad po na mabago ang economic provisions ng ating saligang batas, eh, suportahan po natin. Higit sa lahat, ipanalangin po natin na maisakatuparan. Kasi napakarami na pong gobyerno, administrasyon ang nagtangka po nito, pero wala pong nagtagumpay. And we are hoping na dito po sa pagkakataong ito, sa panahon ng ating mahal na Pangulo, magtagumpay po ang hinahangad na pagbabago na yan. Alam nyo, sa Kongreso, wala tayong problema eh, sa House of Representatives. The problem lies now sa Senate of the Philippines. Ako, naniniwala ako na kung buboto sila, 3/4, more than 18 daw ang kailangan or 18 and above. Eh, pagka dumating po sa plebisito, kasi alam niyo taong bayan ang masusunod dito dapat eh. Ang problema, bago makaboto ang taong bayan, kailangan munang dumaan sa Kongreso, both houses. Sa House of Representatives, walang problema, sigurado tayo dyan. Sa Senado, doon may problema.
Pero kung sakali mang magtagumpay on both houses, tayo ang huhusga. Yes or no lang, gusto ba natin mabago ang saligang batas? Yes tayo. Doon magkakaisa po tayo, hopefully. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. At ako'y nalilito sa tinitingnan kong screen. Naka-live kasi tayo sa 6 na destinations. Ano, naka-live po tayo sa Top 1 Charlie, Top 1 Alpha at Top 1 Bravo. I hope lumaganap itong pinag-uusapan namin ni Sir Orion. At matuto tayo ng mga kapwa natin Pilipino at huwag tayong basta-basta magpapaniwala sa mga politiko na ayaw po ng pagbabago. Shout out po sa inyong lahat. Hindi na po ako mag-iisa-isa pa ng ating ng inyo pong mga mensahe. Sa ngayon ay pansamantala po muna tayong maghiwa-hiwalay. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga manunood. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nagkikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.